Parang yung oras na lang. Kagabi pa ako, hindi maka... Meron one Sunday ata, I think. Nakakatulog ako. Out of nowhere, biglang... That night na... Ba't ganun nagigising ako? Tapos napapanaginipan ko yung wedding namin. Parang dami nangyayari. Imagine ko yung mga groomsmen ko yung suit na... Suit ko na yung suit. Tapos nagigising ako. Ay, wala pa pala. Laging ganun ako. Tapos kagabi, yun na, alam mo yung pagka malapit, ewan ko ba't ngayon lang ako na biglang tinabahan ng ganun. Kasi pagpa malapit na, yun pala talaga, totoo pala talaga yung pag malapit yung wedding, medyo nakabahan na. Actually, yung mismo ang reason ba't nandito po tayo lahat. Because, you know, si Mac was in need of a person for 6-7 years in the making. It started with friendship. As a matter of fact, sa schoolmate ng dalawa, at mas naunang maging close pa si Mac sa mga siblings ni Isa. Pero ang pag-ibig ay lumaki, tapos umunlad, tapos lumalim, tapos tumaas. Naging sila, pero matagal, pero lalong lumaki ng lumaki at umunlad ng umunlad at lumalim ng lumalim at tumaas ng tumaas. And that is the reason why we're here, to witness the oneness ng dalawang ito. The deep abiding affection, the magical, compelling shared impulse that makes us seek each other's company is among the greatest gifts of the human race. Umattend ako ng live group pero hindi ko makakalimutan nung sinabi mo sa akin, ako yung dahilan kung bakit hindi ka makasurrender kay God. Natulala ako nun. Hindi ko alam ang sasabihin. Ang dami kong na-realize noong mga panahon na yon, at ito na nga, dumating ang February 25, 2020. Umattend tayo ng isang conference na ang Love and Purity Fest. At doon na nga ang nagsimula lahat ng journey ko with God. At ang dahil sa iyo yung love. Sabi nila, mahirap daw gumawa ng vow. Pero ito na ata ang pinakamadaling nagawa ko this year. Hindi mo alam kung gaano ako ka-excited ngayong araw na to, ngayong araw na alam kong inaantay mo ko sa harap ng altar. Uumpisahan ko na sa mahal. Simula ngayon, pinapangako ko na sa'yo na ako. Ikaw na ang mauuna sa lahat ng bagay at ikaw na ang huling salita. Uy! Yan. Lovey! Kasama to sa reimbursement mamaya. Patay tayo dyan. Uy, marami siyang listahan. Anyway, sana magustuhan mo to, my love. Kahit alam kong wala kang regalo para sa akin, alam mo lang. Ito, Relo, para bumilis-bilis naman ng onti ang galawan mo. Advance yan ng 16 hours. Kidding aside, love. Deserve mo to. Mahal kita. See you later. Mag-ready ka na. Oh,
Mahal, ipangako mo sa akin na ako lang. Ipangako mo na hindi ka mapapagod na mahalin ako sa mga oras na hindi ko mahal ang sarili ko. Hindi ka matatakot na ipakita sa akin yung mga bagay na hindi ko nakikita. Hindi ka titigil sa kakaintindi sa akin sa mga panong hindi ko maintindihan yung sarili ko. Ipangako mo sa akin na hindi ka mapapagod na tignan ang mukha at mga mata ko sa araw-araw. Mahal, ipangako mo sa akin na hindi ka titigil at sabay natin pagsisilbihan ng Panginoon. Pinapasalamat ko, miss na meet ko ang daddy mo. Sobrang kong minahal ang daddy mo dahil napakabait niya. Kahit sa kwento ko lang narinig sa iyo yun, na-witness ko siya. Kaya sinabi ko sa sarili ko, hindi ko bibigyan si Tito Boy dahil naniwala siya sa akin at lagi kong tatandaan yun. Pero handa akong ipaglaban ka sa lahat ng mga pagsubok na dadaan sa atin. I will always be grateful and thankful for having you in my life. And alam ko si Lord ang nagbigay nun. Kaya never kitang iwan sa hirap at ginawa till death to us part. Huwag ka mag-alala, love. Alam ko ng role ng isang husband. At hindi ko bibigayin yun. Again, love, maraming salamat. Hinding-hindi ako magsasawa sabihin sa'yo yan. Mamahalin kita pang habang buhay. I love you, mahal. Finally, akin ka na lang.